nina Cassie at Mavis si Inday Riza sa kanyang lulutuing dish. Ituloy na natin ang chikahan. Syempre kasama ko pa rin si Solen at si China at wala silang choice kung hindi i-reveal ang kanilang mga mommy confessions this morning. Okay. So ngayon, meron tayong bowl dito. Tapos may mga phrases. Tapos itutuloy nyo lang. Okay. Okay. Mauna ka na, China, since okay. Second mo na to. This is my second professional baby, ka na. So. Okay. So, okay. Here. I confess, ang pinaka namimiss kong gawin ngayong preggy ako ay ang matulog. Hindi ako natutulog. Bakit? Kasi magulo si baby? Hindi. Hindi ko alam kung pinaglihi ba sa puyat si Salem. Oh my gosh! Oh, even no. Kian is like really panicking because yung first pregnancy ko, I was like always asleep. Pero this time around, as in, ang tulog ko, 2 hours, 3 hours. Talagang hindi ko. At tinan mo, nagagalit pa. Sinasabi ko lang yung truth. Oo, gumagalaw siya, gumaganan siya. It's the truth, you don't sleep. Di ba parang may alien? Sa chan, imagine mo ako dalawa, nagsisipaan sila. Oh my gosh, how does that feel? Nakakatakot. May sayaw dun. Lalo na pag after kong kumain, parang nag-aagawan sila sa pagkain, nagsisipaan sila. Anyway. It's your turn. Yung isang baby nga lang, weird na. What diba? More kung multiple, diba? Oh, okay, I confess, ang pinaka-weird na bagay na pinagawa ko sa asawa ko dahil buntis ako ay... Meron ba? Wala. As in, sobrang swerte ni Nico. As in, grabe, Nico. Wala kong craving. At wala din siya. Umalis siya for 2 weeks sa Argentina, tapos ngayon nasa Malaysia siya. Mm-hmm. So, okay, ako lang at yung aso ko nasa bahay at yung pusa ko. You're so lucky. Yeah, chill lang. Hindi nga, si Nico nga ang swerte. Si Nico din swerte. Oo. For now. Isipin mo, nakakaalis si Nico ng matagal nang hindi niya kinukon. Hindi, pero kasi diba usually yung cravings is yung mga first three months. Yeah. E fifth ka na, so wala na. Five na, wala. As in, pati yung pagod, natutulog lang ako ng 10 hours straight sa gabi, like wow. 9 p.m. onwards, pero yun lang. Ay, ang happy naman. Tapos wala kang morning sickness? Wala. Ang saya mo din. Ikaw ba nagka-morning sickness ka? Both, wala. Okay, next! Next! I confess, when I first found out I'm having a baby, ang biggest worry ko ay... Did I get worried? I didn't get worried. I was more parang surprised na... Oh my gosh, may ibang plano. Kasi ang sabi ko kay Kian, I'm good with one child, right? Yeah. And then he's also, all right, you know, it's fine, whatever you want. Okay. Oo. But then, parang, kasi my dad had an attack during, last year. So I realized how important it is to have a sibling. After namin mag-decide na, yeah, maybe we can try. Yeah, probably. Yeah, maybe this year. We don't know. Hala! Again! Eh kasi diba sabi na, pagka wala kayong, pag hindi kayo masyadong... Pressure. Hindi kayo pressured, lalo na for the guys. Siguro, ayun. Pag-saya masyado. Oo. Okay. Ay, ang saya. I confess, ang bagay na ayaw kong mamana ng anak ko sa akin ay ang... Meron ba, if ever? Oh my God. Okay, may sabi one. Sabi ni Nico, pag babae yung baby, sana hindi parang katulad mo kasi... Na what? I'm not very conservative, let's just say. Ah, okay. So, especially right. My 15 ako hanggang 21, super so adventurous, carefree, very ganyan. Adventurous. Parang feeling ko, like, I'm Superman. Sana opposite siya. Ay, last two na lang. Nalungkot ako. Gusto ko to. Oh my gosh, okay. Here. Ay! Oh my gosh, kaya pa? Oh my gosh, kaya mo pag gumanon? Kaya pa, kaya. Alam mo ba ako nung 8th month? Siyempre nga kasi kambal. Hindi ko na maabot yung toes ko. I'm sure. Hindi, ang laki-laki. Oo nga. So ikaw kayang pa mag-tie ng shoelace mo? Kaya pa. Ako hindi. Si Zora na taga-tie ng shoelace ko. Oh my gosh. Kasi nga, hindi ko na makita yung paa ko sa laki ng chan ko. I'm sure. Diyos ko. Okay, I confess ang pinaka-excited akong gawin as a mom. Ay, pwedeng dalawahin ko yan, yung first time mong maging mommy and yung second time because, like I said, iba rin naman yung excitement pag second time yes. Because you know what to do already. Yes. Well, I was really looking forward to like, kumbaga parang breastfeeding Stellar sa first. Okay. Because of yung history na yung grandmother ko daw, milk factory. Really? Oo, pero iba ang kwento sa akin. Sorry, as in, yun yung nag-trigger talaga ng parang baby blues ko. Kasi okay. Wala talaga akong milk. Feeling ko kasi, ate, pag ako na, kumwari, pagod, I don't eat. Ay, kailangan kumain. Oh, so my mom was getting angry at me kasi lahat na ng malunggay, lahat na sinerve, lahat na ng... Nang masabaw. Mga halaan. Oo, kaya lang eventually talagang hindi, tinanggap ko sa sarili ko na I couldn't exclusively breastfeed. Okay. I had to mix. Okay. So here, sa second, ang pinaka-excited kong gawin, which I did the whole time, was to nest.
So, to the point na I don't know why my baby is always puyat and why my baby likes concrete and paint. Oh my gosh! Oh my gosh, okay. Paint this is talaga. So weird. Yan talaga yung kinikrave ko the whole time. Tapos si Kian, you don't wanna eat food, but you're like always in the hardware store. Kailan ka pa? I don't know kung anong inanabas ko. This busy din. Okay. Okay, I confess, my biggest oh no moment after ko nalaman na pregnant ako ay... Meron ba? Meron bang ganun? Kasi pinaplano ko talaga, we've been trying for like 9-8 months. Mm. Oh, so walang oh no. So ano pinaka nilook forward mo? Sa totoo lang, kinakabahan talaga ako. Ready na hindi ready. Mm-hmm. I'm just curious to see what the baby will look like, yung mix. But do you want to know the gender? Dati gusto ko girls, hindi ko gusto boy. Pero ngayon, since every ultrasound I go to, parang super stressful pala yun, yung ultrasound. Why? Kasi so many things can go wrong. Parang, you just... But don't think about yeah, it. Yeah, you're not... Sabi ko, basta healthy, sobrang happy na ako. Tapos wala akong pake kung girl or boy or whatever. So, pero gusto niyo bang malaman? No. Sa birth na lang. Yes. So, kailangan ang mga baby stuff neutral. Neutral. Yes. We're back sa isang masayang bonding time natin. And this time, isang very young yet very inspiring nanay ang makikilala natin today. Isa siya sa mga naging courage sa mga mommies out there to feed their children much healthier food sa website niya. And ngayon, she's helping out so much mommies out there. So, sa ano, diba, sa kaalaman or sa knowledge kung paano ba pakakainin ng healthy yung mga anak nila. Yes. Siya po ay walang iba kundi si Mommy Benchua Alegre. Bilib na bilib ako sa wife ko kasi kung ano man yun nasa ref, nagagawa niya talaga ng paraan na lutuin yun. And masarap yung kinakalabasan, and then nasanay na rin yung anak namin. Our baby got used to that kind of preparation wherein kung ano-ano lang yung nilalagay namin na gulay. Pero nagugustuhan naman ng baby namin. We talk about it first, especially if she has engagements like talks outside of town or seminars. We talk about it, we sit down on it, and then we check if it will fit in our schedule. So it's very important for her to share her advocacy. So it's also important for me as her husband. Usually we rarely say no to any events so long as it's something that will be very productive, will help the communities and will help the mothers. I'm super proud of Bem kasi not only she was able to prepare good food for us every day, she also has her advocacies. Just like now, our goal is to really reach out to all the parents out there to make sure that we give them enough influence and encouragement to prepare good food for their babies. Gusto kong ipaalam sa mga nanay na importante po yung kalusugan ng mga anak natin. Kung ano po yung pinapakain natin sa kanila ngayon is magiging foundation ng health nila in the future. So, syempre, ayaw naman natin na pagtanda nila is sakitin sila or kung ano man. So, yun po yung pinopromote ng group. Ako po si Benchua Alegre, isang happy nanay. Congratulations, at kasi marami kang natutulungan through your online page. Paano nag-start yung ganito? Yung ganitong advocacy? Yes, nag-start po siya since ako po growing up, I'm a picky eater. Mm-hmm. And mahilig po ako sa junk food, sa salty food. And while growing up, napaka-suki ko sa ospital. Okay. Kasi so, nung bata ka, hindi ko kumakain ng vegetables? Hindi po talaga. Never. Okay. Ever. Okay. So, yun po, lagi akong sinusugod sa ospital kasi super sakitin ko. And nung nagka-baby na ako, sabi ko sa sarili ko na
ayoko mangyari sa anak ko kung ano yung naranasan ko nung when I was young. Mm-hmm. So, sabi ko, ipupush ko talaga kahit hindi ako marunong magluto, hindi ako marunong kumain ng gulay. Sabi ko, gagawin ko talaga lahat. How did you start? Meron kang kasambahay? Or mommy mo? Or sa asawa mo? Wala rin po. Actually, sa bahay, tatlo lang kami. Husband ko, baby ko, and ako. And nung nag-start pa lang ako, nanonood ako ng videos online, mga recipes. So, I was practicing talaga. Chinatsaga ako. Everything's online. Everything's there. Yes, okay. Lahat online na. How does it feel now you get to educate a lot of moms out there? Sobra siyang nakakataba talaga ng puso. Kasi dati yung goal ko lang is for my kid na... Right. Now influencing so much more. Nakumain siya ng gulay. Pero hindi ko po akalain na it will also inspire many families, especially mga babies na makain rin ng gulay. So, sobrang saya ko po. So, ano yung natutunan mo na gusto mong i-share sa mga mommies out there? Don't take it too hard kasi alam ko na matrabaho po talaga siya na magpa-prepare kayo ng food sa bahay na there's so many options out there na sobrang instant lang and yet nandito tayo mga nanay na we still prepare yung freshly made na food, yung mga vegetables kasi nga iba yung feeling na alam mo kung ano yung nandun sa food ng anak mo. And also sa mga working moms naman, what you can do is you can prepare na sa weekend yung food ni baby. For example po is squash. Pwede na kayo maglagay ng mashed na squash sa ice cube tray and then you can place it in the freezer for 1 week. So any vegetable, may it be kalabasa, sayote, place nyo lang po sa freezer and then pag mag-work na kayo, you can tell your in-laws o kung sino man po nag-aalaga kay baby na ito na lang yung food, then you can feed kay baby. What are your future plans to further parang push your advocacy? Hoping and praying na magagawa niyo yan. Yes, na makapag-seminar po kami sa mga barangays, especially sa mga yun nga malalayong lugar para ma-educate yung mga moms sa tamang pagpapakain sa mga anak nila. Oo. And because of that, meron kami munting sorpresa para sa iyo. Meron tayo. Special gift para sa iyo. And congratulations and keep doing this kasi kasi maganda talaga yung advocacy ninyo because para yan sa mga anak natin, di ba? There you go. Thank you very much. Maraming salamat. Thank you for being here and for this. Yes. That is for you. Thank you for you and your community and for your advocacy. Thank you so much. Hello mga kapuso! Ako po si Mel. Ako naman si Lyra. Ako naman po si Danny. At ako po si Riel. And we are XOXO! Thank you for watching this video. And if you like this video, just subscribe to GMA Network's official YouTube channel. Subscribe and hit the bell button for the latest updates. Salamat kapuso!